Abad. May kailangan ka? Anak ako ni Sargento Ronquillo. Ikaw pala si Adan. Turente, mamaya na tayo mag-usap. Okay. Tungkol saan to, Adan? Tungkol kay Totoy Colet. Asset siya ng tatay ko eh. Napatay siya ng isang gabi. O ngayon, anong problema? Sir, bago siya nalagutan ng hininga, may naisulat siyang pangalan. Kapangalan mo, Abad. Iniimbestigahan mo ba ako? Hindi naman. Nagtatanong lang. Baka kasi yung Abad na yon na maging susi para malutas ang pagkamatay ng mga magulang ko. O maaari ding yung Abad na yon ang mismong kriminal. Kung pinagbibintangan mo ko, aasundin kita ng libel at moral damages. Kung nagtatanong ka lang, sinagot mo na tanong mo. Pareho lang ang pangalan namin, di ba? Para maging maliwanag sa'yo, nasa special task force ang tatay mo, nasa theft and robbery ako. Kahit pareho kaming pulis, magkaiba ang division namin. Walang pakialaman. Hindi ko kilala yung Totoy Colet ng sinasabi mo. Dahil may sarili kaming informer at asset dito. Nagkakaintindihan tayo? Alam mo, bata, ang lakas ng loob mo mag-imbestiga. Dito pa sa loob ng opisina ko, ah. Pulgas ka lang dito kung titirising kita. Siguro nga. Kaya sana hindi ikaw ang Abad na hinahanap ko. Pag nagkataon, ako ang pulgas na magbibigay ng problema sa aso. Hindi maaaring basta't damputin ko na lang si Abad. Nawala tayong sapat na katibayan. Pinaalala ko lang sa'yo, hindi yan tatanggapin sa korte. Hayaan mo. Ako mismo susubaybay sa kanya. Kung tama ang kutob mo, umasa kang ibibigay ko sa iyong katarungan. Hanggang kaya ko, hihintayin ko kayo, Ninong. Pero pag nagdilim ng paningin ko, gaano mang kabigat na maging kasalanan ko, Diyos nang bahala sa akin. May nakalimutan ka, Dan. Dito sa lupa, batas ang magpaparusa sa'yo. Pepe, ang hindi ko makakalimutan, sa bibig mo na rin ang galing, bulag ang batas. Paano mo makikita ang katarungan? Ipinaligpit ko sa'yo si Ronquillo, pero hindi ko inuto sa'yo na itumba mo, pati yung informer na adik na yon. Tama ka, sir. Pero baka nakakalimutan mo. Tulad na sinabi ng kuya mo, interest lang ng organisasyon ang iniisip ko. Nakita niya eh. Nangupakan namin si Ronquillo. Isipin mo na lang, Cap, kung nakarating kay Hepo yung tape na nakuha ko kay Colet, eh din laki sunog. Ang hirap sa'yo. Masyado kang nagiging amateur. Hindi mo sinisiguro yung trabaho mo. Alam mo ba, nang dahil sa kabobohan mong yan, binigyan mo ng pagkakataon na masilipan tayo ng butas ng anak niyang halangang bitukang yon. Tandaan mo, tirador din ang hudlom na yon. Kumaksa! Masyado ka nagiging nervyoso, Kapitan. Kung yung ama na naging tinik sa lalamunan natin eh, tinanggal ko. Hindi ko papayagang makapuwing sa atin yung anak lang. Pulis ang pinagbibintangan mo. Paano mo sila haharapin? Adan, aagos lang ang dugo. Wala kang laban sa kanila. Tinggari ng bala ng baril ko, Carla. Pag tinamaan ko siya, demonyo ang Abad na yung pag nabuhay pa. Adan, alam kong kaya mo yung gawin. Matapang ka eh. Pero paano naman ako? Makukulong ka kapag nakapatay ka. Paano kung ikaw mapatay? Adan, matakot ka naman sa Diyos. Isama mo na lang ako sa panalangin mo pag kinausap mo ang Diyos. Huwag, Adan. Mahal kita. Huwag mo hayaang hatulan ka ng panahon. Ayoko may mangyari sa iyong masama.
Mahal din kita, Carla. Adan. Mahal na mahal. Palibasa masamang damo yung kumag na yun. Akalain mo ba namang umabot po sa ospital yun? Naisulat pa yung apelido ko bago siya natodas. Hindi problema yan. Hindi lang naman ikaw ang abad dito sa Maynila. Sir, nag-radyo si Kapitan. Pinagre-report tayo sa opisina. Isa pang buwisit tong si Moreno eh. Tara. Oh! Thank you, sir. Gusto kasuklaman niyo ako. At hindi ko rin hiniling sa Diyos na maging ama ko kayo. Siya ang may gustong maging anak niyo ako. Tay, maniwala kayo sa akin, hindi ako ganun kasama. Nasusubo na ako sa gulo. Tay, katulad niyo rin ako. Hindi marunong umatras sa laban. Daba! For more videos and updates, just click here to subscribe. Laging kasama.